Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, January 19. Ang Ebanghelyo natin ay Mark 3:1-6. Ako po si Padre Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ng Ebanghelyo, again Jesus entered the synagogue. A man who had a paralyzed hand was there. And some people watched Jesus. Would he heal the man on the Sabbath? If he did, they could accuse him. Jesus said to the man with the paralyzed hand, "Stand here in the center." Then he asked them, "What does the law allow us to do on the Sabbath? To do good or to do harm? To save life or to kill?" But they were silent. Ang gusto ko, si Jesus ay dinala niya yung lalaki sa gitna para talagang hindi ikinahiya na gagawin niya on the Sabbath, hindi lang na nagdalawang isip na huwag sirain ang batas ng pamamahinga, kundi ginawa niya ng garapalang. Talagang pinatayo sa gitna para makita ng lahat, para sabihin sa lahat. Ano ba mas importante? Ang pagtutupad nito mga lituntunin na ito o tumulong sa kapwa? Kanyang kaka-blind, parang sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, na hindi mo nag-realize na para sa Diyos, ang mas mahalaga ay ang ikabubuti ng tao at hindi yung pagtutupad ng mga batas o alituntunin na ay nilikha para sa tao, at kung hindi nakatulong sa tao ay wala akong magdalawang isip na isantabi basta nasa gitna ang tao na tutulungan, na mahalin. And I think that's a big lesson for us. Nasa gitna ang tao, never ang batas. Ang batas ay hindi po ang gitna ng buhay natin. Ni batas ng tao, ni batas ng Diyos, nasa gitna ang tao. At yung pagmamahal sa tao, yan po yung sentro ng misyon ng ipinakita ni Jesus, ng kaharian na ipinahayag ni Jesus. Yan ang dahilan ng pakakatawang tao ni Jesus. At yun ang dahilan kung bakit maraming beses isinantabi niya mga batas na nilikha noon para sa tao dahil they took center stage. Ngayon, very clear ang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang center stage ay yung ikabubuti ng tao, hindi yung nakasulat sa batas. Kung nagustuhan mo ang video nito, please pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.